tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Anak, wala pa ka kinsinas ah. Maaga ka bang sumahod ngayon? Hindi pa po ako sumasahod, itay. Naku, hindi ka pa sumasahod. Eh, saan mo kinuha yung pinambili mo ng bigas at ulam natin? Eh, binawasan ko lang po yung perang hiniram ko kay ate. Ha? Nanghiram ka ba ng pera sa ate mo? Oho. Exam na po kasi namin ng semifinal sa Makalawa eh. Kailangan ko na pong makapagbayad ng matrikula ng maaga para makuha ko kaagad ang permit ko. Eh, alas 7 po kasi ang first period ng exam namin eh. Eh, akala ko ba'y gagamitin mo sa school yung pera? Eh, bakit mo binili ng bigas at ulam? Eh, kaysa po magutom kayo. Eh, hindi mo na sana ibinili ng bigas yan at ulam. Uutang na sana ako sa tindahan nila, Greg. Hayahan nyo na po. Hiram na lang po ako sa kaibigan ko ng pandagdag. Tuta, 200 lang naman po ang nabawas sa perang hiniram ko kay ate. Madidiskita ko naman siguro yun. Ah, pasensya ka na anak at ikaw ang nahihirapan sa amin ang inay mo. Bakit po kasi ganun si inay? Bakit naging magagalitin na siya? Bakit lagi siyang nagagalit sa akin? Nawawala na po siya sa katwiran eh. Parang ang bigat-bigat ng dugo niya sa akin. Anak nga ba ako ni inay? Ha, itay? Ah, ano mo namang klaseng tanong niya, anak? Oo naman. Anak ka namin ng inay mo. Beses ko bang sasabihin sa'yo na wag na wag mong hayaang mawala ng pagkain ang kaldero? Eh, anong ibibili natin ng bigas eh, ipinatalo mo lang naman sa sugal yung ibinigay kong pera sa'yo. Yun lang? Pinagmamalaki mo na? Eh, bakit? Magkano ba yung pera binigay mo sa akin? Sahod ko yun. Nakabibigay lang ng formal namin. Akala ko ba ibibili mo ng bigas nang humingi ka ng pera. Yung pala, diretso ka sa sugalan. Eh ngayon, naghanap ka palang pagkain mo. Kainin mo yung barahang ginagamit nyo. Sumusubra ka na, Lydia. Kung kailan ka pinagbibigyan ay namimihasa ka naman. Bakit? Wala ka na bang magagawang paraan? Bakit hindi ka mangutang? May utang pa tayo sa tindahan. Hindi pa tayo nakakabayad kaya nahihiya akong mutang. Eh bakit hindi ka humingi doon sa anak mong magaling? Tutal naman, sa'yo humihingi ng perang pamasahe niya. Alam mo, ginamit niya yung pera sa projects niya. Eh, alam mo naman na marami siyang gastusin sa eskwelahan eh. Dahil graduating na yung anak mo sa kolehiyo. Eh kahit ba pambili ng bigas man lamang, hindi makapagbigay sa'yo? Abay, obligahin mo siya! Ayaw dahil may obligahin. Trabaho siya! Ayaw kong obligahin yung anak mo. Kung gusto mo ikaw ang gumawa ng paraan, may obligasyon tayo sa anak natin, hindi natin nagagampanan. Ayaw mo na siyang obligahin. E dapat lang na magbigay siya sa'yo dahil ako ang nagpalakit nagpakain sa kanya! Bayad ka na ba ng matrikula mo para sa exams mo? Oo. Kahit paano eh. Nakabayad na ako ng matrikula ko. Oh.
Yun naman pala eh. Bakit parang problemado ka pa rin? Nasasayangan kasi ako sa interest na ipinatong ng kaibigan ko sa perang hiniram ko sa kanya. Ano? Humiram ka ng pera sa kaibigan mo? Bakit? Saan mo ginamit ang hiniram mong pera sa kanya? Idinagdag ko dun sa hiniram kong pera sa'yo. Ibinigay ko namang buo ang pangmatrikula mo, ha? Eh, nabawasan ko kasi yun dahil pinambili ko ng bigas at ulam namin ng araw na yun, eh. Ano? Ibinili mo ng bigas at ulam ninyo sa araw na yun? Ay, nadatnan ko kasing sinasaktan ni Inay Sitay sa karamihan ng tao dahil walang laman ang kaldero, kaya napilitan kong ibili ng bigas yung pinahiram mong pera sa akin. Ano? Sa karamihan ng tao eh. Sinaktan ni Inay si Itay? Oo nga. Ako ngang nahihiya sa mga tao eh. Doon naman si Itay, hinahayaan lamang niya si Inay na saktan siya. Samantalang kung tutuusin, isang suntok lamang ni Itay sa kanya, ibabagsak na siya. Ay, kasalanan din ni Itay. Kung ako si Itay, nako, bibigyan ko ng leksyon si Inay. Napakamartir na niyang asawa. Sobra na sa under desire si Itay. Inaabuso na siya ni Inay. Eh, hinahayaan pa rin. Kailan kaya magbabago si Inay? Nako, matatanda na sila. Huwag ka nang umasa na magbabago pa si Inay. Dumating ka pa. Wala pang pagkain. Saan ka ba? Gumala, ha? Nagharap ako lang mapagkakakitaan. O ano? May nahanap ka naman. Kahit papano meron naman. Abay, dapat lang. Dahil mag-iisang linggo nang hindi pa ako nakakapag-session. Nangangati na ang mga palad ko. Pwede bang tigilan mo na yung pagsusugal mo? Kung natatalo ka, mainit ang ulo mo. At kahit sino dyan eh. Pinag-iinitan mo. Eh, anong gusto mong gawin ko dito? Tumunga nga, ha? Naghihintay ng wala? Ganon? Marami kang pwedeng gawin dito sa bahay kung gugustuhin mo. Aba! Hindi ako nakipag-asawa sa'yo para lamang gawin mong chimay! Nagre-reklamo ka, wala kang namang ginagawa dito sa bahay. Di maglinis ka? O kaya maglaba ka para may magawa ka. Hindi yung kung ano yung sinasabi mo kapag wala kang makain. Ayaw mong pagod, magtrabaho ka. Dahil yung anak mo nag-aaral, eh ayaw mo siyang suportahan sa kanyang pag-aaral. Matanda na siya! Ilang taon ko rin siyang inalagaan at pinakain. Dapat siya rin ang magpakain sa akin. Pero ang ginagawa niya, nagtatrabaho nga siya, pero sinusolo naman ang sahod niya. Yan na lamang laging bukang bibig mo eh. Samantalang nagpapatalo ka sa sugal lagi. Hoy! Bulibo! Hoy, huwag mo nga akong pakialaman sa pera ko. Porsyento ko yun sa pagpapaweting ko. Yun na nga eh. May porsyento nga, pinapatalo mo naman ang pera. Samantalang, kung darating ka ng bahay, maghahanap ka lang makakain mo. Hoy! Huwag mo akong sumbatan, ha? Ikaw ang padre di pamilya. Obligasyon mong pakainin ako. Ang gusto ko lamang gawin mo sana, Lydia. Makiupalit ka na dito sa bahay. Huwag ka laging nagsusugal dahil kakarampon lamang ang pera ko. Pagkain lamang ikulang ang na. Ang sabihin mo, wala kang kwentang asawa. Nagsisisi nga ako eh. Kung bakit ikaw pa ang pinakasalan ko. Sumusubra ka na talaga. Ako pa ngayon ang inutil, ha? Ito! Sige! Ito! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Gumanti ka ngayon! Walang yaka! Nagawa mo pa akong saktan ngayon! Walang yaka! Hindi lamang iaabutin, no? Kung hindi mo pala babaguhin ang ugali mo! Walang yaka! Ipapabarangay kita! Sige! Walang
Kumiya ka. Magpaparangay ka, sasagutin kita! Ariko! Inay! Kumayan! Ano? Nagtatanda ka na ba? Kung ba lang pinagbibigyan ni namimihasa ka naman! Nay, tama na ho! Pansa ka na, nanay. Pero naubos ng pasinsya ko sa inay mo. Halika! Halika sa barangay, Nele! Samahan mo ako, isumbong natin sa barangay ang tatay mo! Inay, ano ho ba naman kayo? Kayo naman ang may kasalanan eh. Wala na kayo sa katwiran. Ah! Kinakampihan mo pa yung tatay mo ngayon! Ha? Wala kang utang na loob! Kung hindi dahil sa akin, hindi ka mabubuhay! Hindi ka ba talaga titigil? Ha? Gusto mo bang saktan kitang ulit? Ha? Makaalis na ka rito. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo at makukulong pa ako. Dahil lamang sa walang kwentang taong yan. Ikaw ang walang kwentang tao, inutil! Pumapatol ka sa babae! Hindi ka na nahiya! Kababae kong tao, sinasaktan mo ako! Bakla! Bakla! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Tama na nga ho, inay! Hindi kayo tumitigil! Tingnan nyo na ang nangyari sa inyo! Isa ka pa! Sige! Kampihan mo yung ama mo! Wala kang utang na loob! Dahil sa akin, kaya ka nabuhay! Pero anong ginagawa mo? Pinagdadamutan mo ako! Wala kang kwentang anak! Kayo ang walang kwentang ina! Anong sinabi mo? Aba! Kung makapagsalita ito, akala niya ay kung sino ka na! Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Yung sahod mong kakalampot? Pinakain kita ng ilang taon! Isinusumbat ninyo ang pagpapalaki at pagpapakain ninyo sa akin? Bakit? Sino ho bang may gusto na naririto ako sa mundong ito? Kayo ang gumawa sa akin! Pero ako pang sinisisi ninyo sa hirap ng pagpapalaki ninyo at pagpapakain sa akin! Ginusto ko bang lumitaw sa mundong ito, inay, ha? Ginusto ko ba? Anak ka lang! Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan! Obligasyon ninyo ang palakihin ako bilang magulang ko! Obligasyon ninyo ang pagkainin ako! Bilang anak ninyo, obligasyon ninyo ang pag-aralin ako! Inay, responsibilidad ninyong ibigay lahat ng kailangan ko! Pero sino ang gumagawa ng responsibilidad ninyo? Hindi ho ba't ako rin? Iya ka! Napakayaman mo talaga! Nagtrabaho ka nga lang eh! Nagmamalaki ka na! Ang yabang-yabang mo! Yabang ka! Yabang din na! Yabang mo talaga! Iwan niyo! Yabang mo! Walang hiya ka! Lumaki ka lang! Malakas ng lubong mong walang hiyain ako na magulang mo! Wala kang respeto! Pagkatapos kitang buhayin! Pagkatapos kitang pakainin at palakihin! Babastusin mo lamang pala ko! Kung alam ko lamang na ganito ang igaganti mo sa akin, hindi na sana kita binuhay pa! Mas mabuti pa lang hindi niyo ako binuhay kaysa ganito na lang klaseng buhay ang ipapamula ninyo sa akin. Isang kahig, isang tuka. Na kung hindi pa ako kakayod, hindi pa ako makakapag-aral. Walang hiya ka talaga! Wala kang utang na loob! Sarili niyo, sasihin niyo, huwag ako, inay. Gumawa-gawa kayo ng bata tapos ito rin lang palang buhay ni bibigay ninyo. Bastos ka talaga! Bastos ka! Ah! 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 Ah
Papatingin ko ang babae niyo to! Papatingin ko ang babae ko! Papatingin kita! Hindi ka lalaya sa pababae na to! I wanna break free from the past that's tainted, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me. Para gawa mo na, anak. Huwag mo na kaming iwan ng inay mo. Alang-alang man lang sa akin. Pero itay, nakita naman ninyo ang ginawa ni inay sa akin eh. Anak. Di ho ako mahal ni inay, itay. Hanggat mapagpapansinsyaan mo yung inay mo, pagpasinsyaan mo na. Hindi ko na ho siya mapagpapasinsyaan, itay. Nagkaganyan siya dahil sa kawalan niya ng pera at isa pa. Na-stroke na yung inay mo, kaya siya ganyan? Yan na lang amang ang sinasabi ninyo lagi, tay. Bakit? Bakit hindi na lamang niya tigilan ang kanyang pagsusugal para mayroon siyang kakainin? Hindi yung pinapatalo lamang niya sa sugal ang pera. Maghanap ng pagkain pagkatapos, magbubunga nga. Hindi pa nagkuntinto, nananakit pa siya. Anak, tumatanda na yung inay mo. Kung minsan nawawala na siya sa kanyang tamang pag-iisip, kaya pagpasensyahan mo na. Huwag kayo mag-alala, tay. Kunting tiis na lang po at gagraduate na ako. Maghanap ako kaagad ng trabaho. At magka nagkatrabaho ako, babalik ako dito para kunin ko kayo. Nelly, mabuti naman at nakita kita ngayong hapon. Kaninang umaga pa kita hinahanap eh. Kumusta ka na? Okay lang ako. Hindi ka pumasok sa subject natin kahapon ng umaga kasi. Ha, eh, nagkaroon lang kasi ng konting problema sa bahay, kaya umalis ako. Ano? Umalis ka sa bahay ninyo? Eh, ang totoo niyan eh, pinalayas ako ng inay ko sa bahay. Kaya naging abala ako kahapon. Eh, saan ka tumutuloy ngayon? Sa ate ko. Tutuloy ako sa kanya dahil nakakaya naman sa kaibigan ko na tinakbuhan ko kahapon. Eh, doon ka na lang kaya umuwi sa bahay. Sira? Teka, bakit mo ba ako hinahanap? May paggagawa ka na ng mga assignment sa akin, no? Grabe naman to. Eh, ganun ba yun? Ibig bang sabihin kapag hinahanap kita, may paggagawa na ako sa'yo? Hindi ba pwedeng ibang dahilan naman? Eh bakit? May iba pa bang dahilan bukod sa pagpapagawa mo sa akin ng assignment mo? Eh, iwan ko sa'yo. Manhid. Ano ka mo? Eh, ang sabi ko, maganda ka sana kung hindi ka bingi. Nelly, gabing-gabi na eh, napasyal ka. Teka, may dala kang malaking bag. Eh, nagkasagutan kasi kami ni inay. Kaya pinalayas niya ako. Ano? At naglayas ka naman. Halika, pumasok ka. Eh, ano pa nga bang gagawin ko? Pinalayas na nga niya ako. Ikaw naman, parang hindi mo kilala si inay. Alam mo naman si inay, nakapagsalita lamang yun nang hindi maganda, dala ng kanyang galit sa iyo. Eh, sinong kasama nila ngayong umalis ka? Eh, ikaw muna ang dumalaw-dalaw doon, ate. Matitiis mo na hindi sila makikita, lalo si itay at inay? Eh, ano ang gagawin ko? Pinalayas na nga ako, eh. Alam mo, ikaw ha,
Hindi ako magtataka kung pinalayas ka ni inay. Yang di lang mo naman kasi kung minsan eh. Ayan ka na naman eh. Kinakampihan mo na naman si inay. Huwag kang mag-alala. Aalis din ako pag nakahanap ako ng trabaho at malilipatan ko. Yan ang hirap sa'yo eh. Napaka-sensitive mo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Mabuti nga na naririto ka eh. Ang akin lang ay walang kasama sina inay at itay. Lalo na ngayon na matanda na sila. Inarian ka naman eh. Di dalawin mo sila kung may panahon ka. Isa pa, ayoko rin magtagal dito. Dahil pag nalaman ni inay na naririto ako, baka pati sa'yo eh magagalit yun. Walang malasakit sa akin ang matandang yun eh. Ah, Nelly! Ano ang mangyayari kay Nelly? Babalik pa kaya sa piling ng mga magulang? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw na